Okay, since standby na lang din naman kami, so ipapakita ko na lang din sa'yo yung mga, yung pagpa-pilotage namin. Since approaching kami ngayon, doon sa Figuera de Foz, and marireceive namin ng pilot in 15 minutes, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit namin. So yung pilotage, kapag yung isang barko ay pumupunta sa isang puerto na yung kapitan walang license for pilotage in that area, halos lahat ng mga puerto na pinupuntahan namin dito sa Europe, nag-involve talaga palagi ng pilot. Kasi yung pilot, sila yung may mga license at sila yung may mga alam sa mga safety and yung mga dadaanan dito sa puerto na pupuntahan, like Spain or Portugal or the Quezon Netherlands, depende na lang. Yung pilot ladder naka-involve yan. As you can see, kita niyo, di ba? Oh, nakalagay na kami dito sa starboard side, 1 meter above water. And of course, huwag niyong kalilimutan na kapag magpa-pilotage, always kayo may naka-standby na life ring with light. According yan dun sa SOLAS. And during also sa pagpa-pilotage, naka-involve din palagi yung isang officer. Officer on deck, pagre-receive ng pilot. And of course, yung mga normal na mga commands namin kapag may pumupunta na piloto is like, sasabihin mo lang, pilot on board. Tapos kapag yung pilot boat is malayo na sa barko, sasabihin mo pilot boat clear para makagalaw yung barko sa desired na course. And of course, kung kapag bumaba na yung pilot, sasabihin mo, pilot off. And of course, yung mga commands na sinasabi mo, kami din ng mga officers, sinusulat din namin yan doon sa logbook kung kailan nag-pilot on at nag-pilot off. Okay? Oh my gosh, dito naman yung istorbo. So katulad nga ng sinabi ko sa PPE, Personal Protective Equipment, gagawin kong example yung kuya ko sa inyo. Ito ka naman! Okay, so katulad nga ng sinabi ko sa personal protective equipment, kapag nagpa-pilotage kayo, always nyo itong wini-wear yung life vest. Bakit? Kasi pagpa-pilotage operations nyo, malapit kayo sa dagat, dito sa pilot gate. So dapat ino-open nyo yan. And of course, if ever na mahulog yung ate ko sa inyo, edi, ipupull niya lang to. Tapos mag-i-inflate yan. Yeah, this one. Ipupull niya lang, tapos mag-i-inflate. Very easy. Tapos lulutang na siya. Huwag mong kalilimutan yung radio din. Yeah. Kasi kapag mahulog ka, maganda rin niya natulong sa'yo pag mag-report ka na, OMG, OMB, man overboard na ako. Or di kaya, so, ano, sumigaw ka. Yung pinakamalakas na sigaw mo, like, parang ganun. Ano yung pinakamalakas mo na? See? Kapag ganun na yung sigaw mo, maririnig ka talaga ng official mo dun sa taas. So katulad nga ng pagdonning nito ng life vest nyo, dapat very tight talaga to. Yeah. Dapat naka-strap in dito sa mga legs mo. Kailangan nga ipit yung itlog mo. Hindi naman siya ganun. Yes, kailangan talaga naka-tight siya para hindi yan malusin kapag mamahulog ka dun sa dagat. Okay? Kasi kapag naka-ano siya, kapag naka-lusin, gaganyan yan eh. Yes, of course. Katulad din ng mga basic training nyo about sa pag-wearing or pag-donning ng life jacket. Ito yung sinasabi ko na yung pilot ladder. So, kung nakikita nyo, ito, shackle, yung dinalagay namin. And support din siya para dito sa shackle, tapos yung ganito na pagkatali. Mostly, dinadouble namin. And of course, yung ending dito is club hitch. Doon, kabilaan dito. And of course, sa size na to, ito yung 3 meters na pilot ladder na linagay nila. So as you can see, ime-measure nyo lang pag maglalagay na kayo ng pilot ladder,
depende na lang kung anong sinabi ng pilot or ng officer nyo doon sa taas. Na kung 1.5 meter ba water ba, depende na lang. And of course, huwag yung kalilimutan yung spreader. Okay? Ito. Always nyo itong isisirado kapag nag-pilot on board na. Kasi minsan yung ibang tao, hindi nila namamalayan na lahat dito nakasirado, katulad nito ng mga bakal. Especially pag gabi, if hindi nila mabantayan, pwede sila mahulog doon. So isisirado nyo to. Tapos of course, pag mag-pilot on board na, hihilain nyo to, yung pilot ladder. Kapag nakalimutan nyo yan, doon sa puerto, may possibility talaga na masisira yung pilot ladder. Let's say for example, ang sobrang dami nyo ng ginawa na trabaho, yung sinabi pala is starboard side alongside. Tapos pag mag-starboard side alongside, tapos yung pilot ladder nasa starboard rin, masisira talaga yung pilot ladder nyo. So, after talaga pag onboard ng pilot, i-heave up nyo kagad yung pilot ladder para wala na kayong isipin at walang may masisira. So, ayun, nire-receive na namin yung pilot, which is very closer to the brake motor. And of course, nag-standby na kami. Ayan, si Kuya OS nyo, si Kuya Jose. Siya yung mag-escort sa pilot papunta from pilot gate to the bridge. Of course, doon. Kung saan na talaga yung pilot ladder, doon din na side, sa pintuan, ipapapasok nyo yung piloto. So, ito na. Okay, so approaching na kami sa breakwater sa Portugal, sa Figueira de Foz. Yun yung mga tips na ibibigay ko sa inyo during pilotage, and of course actual yon na pilotage talaga. And of course, kapag pilot on board na, huwag niyong kalilimutan na i-hoist yung hotel flag. See? I-hoist niyo yung hotel flag to indicate na the pilot is on board. Parang yan yung common practice dito kasi of maritime phonetics tayo. Kaya dun pa lang sa meaning, ibang mga nakatingin dyan, alam na kung anong ibig sabihin ng etch or hotel flag. And most importantly, be courteous kung darating yung pilot. Like, mag-greet ka, tapos i-escort mo papunta sa bridge. At of course, pababa din kung matapos na yung pilotage. Minsan kasi nakakatuwa din yan sila kasi may iba, mga fans tayo, mga Pilipino. Minsan gumagamit sila ng mga Filipino words like magandang umaga or like salamat, ingat kayo, o diba? Pati yung accent ko parang katulad na din sa kanila. Pero ganyan din. And masasabi ko maraming salamat sa mga subscribers ko and sa mga nagko-comment at nagre-request. Medyo na busy lang talaga konti kasi new crew kami ngayon. Iba-iba yung mga style nila sa pagbibigay ng workloads. So ngayon lang din kami nagka-time. Really na-appreciate ko yung mga nagko-comment at nagpapa-request. Naalala ko pa at nandito sa gallery ko sa mga favorites. Yung nagpapagawa ng sunberry. And yung nagpapagawa ng voyage planning. And recently may nag-comment lang din na yung real-time application daw sa pool regs. Tatlo na yung pending pero gagawin ko yun isa-isa hanggang nandito pa ako sa barko para mapakita ko talaga sa inyo yung
totoong nangyayari at kung paano talaga gagawin. So yun lang yung masasabi ko about sa pilotage dito sa amin sa general cargo ship. So if may mga katanungan kayo, just comment on my YouTube channel and of course, don't forget to subscribe. So this is Second Officer Jomar Salvador Casaos, out!